Okay, my team butter. Okay, babasa ko muna sa inyo. Because the hype is true sa ating game number 4. Kayo na muna. Alam mo, Jin, kapag katubog-tubog na ang kanta ng Meteor Garden, tapos na ang lahat eh. Amen. Yun yung pinapakita nila dito. The dead from above, in front, at the back, and beyond. Yun yung gagawin dito ng Season 2 Champions. Pero Season 3 Champions, ang gagawin nila dito. Season 3 galawan to, men! Season 3 lineup to eh! Oo! Oh. Masha? Hindi, 4. Season 4 ang Masha, yeah. But meanwhile, okay, let's see. The Little Wonder will go in the hands of Lisanya. And itutuloy niya. Ay, ito yung gusto ko kay Lisanya eh. Maano siya eh, alam niya kung kailan siya lamang at alam niya kailan siya hindi lamang. And speaking of lamang, tuluyan na lumamang ang side ng Season 2 Champions with them. Picking off Killua dito sa Master Pet side, so... Madidelay ng bahagya si Killua dito. And good choice para kay Yaku to stay. Desanya making plays actually for his team. Alam mo, ito kasi sila Jay talagang pipilit nila to. Jeff Cutie forever. He was with his hands on that Granger. Doon sa may top lane nagkakaroon ng skirmish. And they're really punishing Killua. Killua dito wala silang magawa. And ito lang ang gagawin ng S2 Champions. Push. Kung push, simpleng strategy, simpleng plano, pero kailangan nila execute ng maayos kasi kapag hindi, bihira ang bawi sa ganitong lineup. Speaking of bawi, wala pa mga ultimates dito, pero ayun yung ultimate ng Esmeralda with the Falling Star Moon. Few, mag-second skill siya dito, out, he will go for the energy transformation, pero pulado na sila lahat as the Esmeralda will kill the Kimmy. So as that, double kill for Mr. Rio sa top lane. Magandang bawi para dito sa the Season 3 and nanegate nila yung push na gustong gawin ng Season 2 Champion doon sa top lane. Pero men, titignan mo dito yung side ng S2 Champion. Nakakalino yung nag-iisang kill. Nakakay Kuya Eson na naman. Masyado mainit si Eson. Tinatanong pa ba yan, Kuya Butters? Hindi na. Pili ko Eson is the way. Oo. Meanwhile, mukhang may pick off dito. Tense, masyado siyang malalim. Underestimating the stun from Lusty. Magandang combo kasi ang Kaja at Ilos eh. Kasi meron kang uncontrollable damage with the Ring of Order and the Law of the Ring of Punishment. Second skill. So I think Lusty needs to be careful kahit na naka-double team siya. Tatamaan pa rin yung Octopus and damage is damage para sa kanya. But meanwhile, Pew, grabe! Hindi mo matuturo yung ganun. Mm-hmm. In lame shot yung buff nakuha niya and they get a kill. And what more can you ask for sa mga ganung engagements? Pero may nahuli naman dito, Tets. We'll get caught out, Jeff Cutie forever. Hinahabol siya ng Feather Airstrike dito and they will just get away. Blurry's pathway na sa may harapan. They will take down Kimmy Lusty dito. Doing a great job controlling yung Kimmy dito para hindi na makakagalaw. Eson on the other hand, tamang trabaho lang, dash out. Tingnan natin kung ano gagawin niya dito. He's actually trying to fight against Killua at hindi siya pwedeng right click dito. Ay, not really right click, but physical attack. And yeah. he will just head out. Ito ah, ito yung problema, ano eh, Kuya Manjin, na parang hindi mo pwede kasi maliitin ang Masha sa mga ganitong sitwasyon. Oh, parang, Reyna yeah. Kasi ng ano yan eh, Reyna ng duelo, kumbaga. Oh, may disarm eh. Mm-hmm. Duelo talaga. Plus naka high and dry. Eson can just lose so much. I think kiniklear lang din ni Eson ng wave para sa side niya. Ito na ba ang bawi? Uy! May napatay? Nakapatay na naman si Eson Esports! Oh, nakapatay na naman. Matik naman yan. Eson Esports yan eh. Pero Kimmy, ang casualty. At hinahanap nila Rio yung mga tamang target dito. Si Jeff yung nakakatatlong deaths, no? Oh yeah. Ngayon, hinahabol na Jay dito si Eson. Eson, pumapasip ng onte, magpuproc dito. First kill para dito kay Jeff Cutie forever. Pero yung Avatar of Guardian out para kay Eson dito. Si Naiko, ang Season 3 Champions. Jay right now trying to get this turtle. They will secure it. They will give it to Jeff Cutie forever. Ito na ba yung bawi na gustong gawin? Initiate Jeff Cutie forever. Nag-initiate retreat dito ang Season 2 at confident si Rio masyadado, maasim ba to? Yun ang tanong. Yun ang problema, masyadong pumasok.
pinaliit niya si Desanya doon, pumasok siya, and he will pay the price. Nandun yung stun Kilowash dito. On the other hand, he's just trying to fight this, pero hindi rin naman makakatakas ng buhay doon si Kuya Kilowash. Kilowash dito, hindi din siya, napush niya na yung bot. Eto, pinajibate niya na yung sarili niya sa mga oras na yun. Ginibate ni Kuya Ison si Kilowash sa bottom lane. Mind you, if you have a Farsa in your lineup, kailangan mo maging careful kasi from out of nowhere, lumalabas yung Farsa eh. Dahil sa kanyang bird form. At ayun yung Meteor Shower, Shower, Mimi Jorlab combo. Oo. Alam mo, kinakatawag ko dito for Season 3 Champions, hindi sila makakapag-push eh. Oo. Isipin mo, kailangan mong gawin Feathered Airstrike, kailangan mo mag-Meteor, kailangan mo pagdaanan yung Meteor Shower, kailangan mo pagdaanan yung, yung Kimi pa. Pero ayun, may napanda ng isa dito ang Kaja na pag-ultimate pa si Paring Tets, pero kapat dito sa ng Season 3 Champions Tets, coming in with the Pigeon Bread, hindi sapat yung kanyang passive na yun as Ryo as well, go for the Falling Star Moon, the Chango will survive it, but si Kilowash lang ang namatay para dito sa side ng Season 3, and it's looking like Season 3 ang merong upper hand para dito sa ating number 4. Slowly but surely, ito yung sinasabi natin, Kuya Manjin, there is probably going to be a game number 5. We're not really expecting anything less soon from these two teams. And especially with the draft format natin ngayon sa pick and ban, there is a bit of a difference talaga kung paano nila i-approach itong mga bagay-bagay na to. This is the MCI. This is where the champions face off, and this is where nostalgia can hit you like a truck kasi grabe talaga yung memories na binigay sa atin ng mga teams na to. Pero sabi nila, Kimi, wala kaming pakialam sa memories yun dyan kasi kaya namin i-take down yun agad-agad. Nabigyan ng opportunity si Jeff dito para makabawi sa kanyang damage. And with the amount of sustain that the Hylos, Kaja, and the Esmeralda has, pwede siya mag-ultimate. So, sabi ni Jeff, kala nyo kayo lang may shower, meron din ako, pero isa lang. Death Zone nata lang. There you go, pumasok naman si Ryo dito, Divine Judgment, para dito kay Lusty, with the airstrike, possibly led, Lusty, comes the ultimate, pero still, wala pa rin mga matay para dito Season 3, not enough damage for the side of Season 2 Champions. 12-6 is the scoreline, ladies and gents, it's looking like Season 3 Champions, unti-unting pumipitas, enough pa rin ba ang kalakasan ng Isun Esports dito sa game na to? I don't think he can do this by himself, 3-1 ang scoring niya dito, probably the best score na meron ang Season 2 Champions, pero keep in mind na yung Kimi nila dito, si Pew did not have the best time, hindi nila naprotektahan to, and he is paying the price. Si Jeff Cutie nasa papunta na sa pangatlong item niya, si Kimi pabuo pa lang yung kanyang second item, so this really says a lot para sa ginawang playstyle dito ng Season 3 Champions. Yeah, nahirapan na mag-rotate ang Season 2 Champions dito as ang Season 3. Sabi nila, hindi naman kami basta-basta. Hindi nyo naman kami pwedeng basta-bastahin, guys. And makikita yung confidence sa lineup dito sa Season 3. Especially Ryo, just entering the Chango. Alam niya eh, kapag nag-cooldown na yung Meteor Shower, wala nang gagawin yung Chango. Diyan, mag-charge up na lang yan. And ang kumukuha lahat ng damage dito ay si Tess. There you go, may rocket na magaganap. 3-man, ultimate in the fatalist, pero tulong! Shut down, double kill. Sensation! Oh my goodness, this is a bit of a surprise para sa akin. Masyado nagkumpul-kumpul doon yung Season 3 Champions. The Atlas Ultimate was perfect. And that was a setup na hinahanap nila kanina pa. Although, mangyayari pa ba yun ulit? Oh my God. Meanwhile, Leo, Ryo. Isa na namang risky play. Pero mukhang mas okay yun kasi at least nakapatay sila ng isa. And this is what you get with the Masha lineup. Kaya niyan makipag one-on-one sa Lord. Objective Gaming para dito kay Kilowash. And still, even though namatay ang Season 3 Champions doon, it's looking like their game for the taking. Eptasis para dito kay Jeff Cutie Forever. Season 2 Champions, again, sa ganitong sitwasyon, hindi mo sila pwedeng count out. Pero Season 3, pinapahirapan na sila.
Up, nagkaroon na kawana lang din dito ng orange buff. They're not really giving out that much kasi alam nila dito na napaka kailangan nila i-choke out dito yung season 2 champions from doing that. Lord is now marching to the bottom lane. All lanes are pushed to the side of the season 2 champions, and this is the time na medyo kailangan nila mag-iingat dito. Tignan natin dito ha, may depensa sila dito, kaya nila mag-spam agad ng wave. Pero masakit na si Jeff Cutie, Yaku can only do so much. After ng ultimate niya, yes, kaya naman mag-pull down yan, but pwede sila pasukin ng Glorious Pathway. Tsaka maganda kasi yung Glorious Pathway with the Divine Judgment. Mahuli ka agad ng Divine Judgment eh. Tapos kapag pinabalik ka, ang bibilis ng mga kalaban sa loob ng Glorious Pathway. So lahat ng mobility ito. Maganda talaga ng combo, Kaja Hylos. Yeah, naigets kita ng Kuya Jin. Tsaka ni, kumbaga, in your face talaga eh, no? Kumbaga, habulan. Oo. Oh, hindi yung mga ban, gusto nyo kumait, gusto nyo ng laban na pangharapan, at pinupok-pok nyo kami. Pero paano nyo kami pupok kapag ka doon na kami sa mukha nyo agad? Yeah. Tsaka wala silang Purify dito, they opted to, they went for the Flicker, pan-dodge. So, mahirap din eh, kasi champion din nung season 3 eh. Alam mo yung passants din sila. So, kahit mag-flicker ka, pwede may chance ang ma-outplay. So, 50-50 to for the season 2 champions to outshot skills. But we shall see, kasi again, sanay sila sa ganito. Pero I think ang magiging X-Factor dito si Masha, si Killuwash. Mahirap kung yung lineup nyo isang type ng team na gusto nyo combo. 5 on 5 combo. Yung Masha, hindi ganun yung hanap niya. Yung hanap ng Masha, lituhin lang kayo all throughout the map eh. Alam mo, yun nga is sa mga bagay dito na ano eh, na kailangan mo pansinin. Na parang, si Killuwash dito, yes, madaming takedown na nagawa sa kanya kanina. Naka-forded siya dito. Pero ang kailangan mo gawin is kung paano yung tinangay yung ano, attention ng mga tao eh. Yung mga tao dito sa season 2 champion side. Na parang, pinansin nila ng pinansin, tapos hindi nila na-realize si Jeff Cutie Forever sobrang tindi na pala ng part. Oo. Ito na yung bawi na gustong hanapin ni Jeff Cutie Forever kasi naano siya kanina eh. Medyo na-eagles. Kanina yung laro ni Jeff Cutie Forever, and with this, he has the damage. He has the capability to outplay. Pero Ryu, medyo maasim dito. Naku po, mauli ba siya dito ng Fatal Link? Nag-cancel si Tets ng Fatal Link para doon sa laban na yun. But now, Killuwash pushing in. There you go, Feather Airstrike. Meron na-stun dito. Ladies and gentlemen, si Desanya. Pulado ngayon, si paring Last Key. Meron first kill, mag-agrab si Judgment rin. Tapos, focus fire sila with the Rhapsody. Si Jet Cutie Forever nag-ahabol ngayon ang team ng Season 2 Champions. Dahil nilito na sila ng Season 3 na abasag dito si Esmeralda sa bottom lane. Are they gonna do it dito, Season 2 Champions, yung pagiging comebacking sila? Or pipigilan ba sila ng S3 Champions from doing that? Katulad yung game number 1. At tatapusin na nila ito at tadalin nila tayo Lord sa isang game soon. Number 5. Lord is resurrecting soon. It will be the most important objective in the map for quite some time. I don't think that Season 3 Champions will just go straight for it, antay nila ng onte to regroup and such. Pero sabi ni Jeff Cutie, anong antay-antay? MCI to, wala nag-aantay. Game na agad, diba? May nakabantay naman na last team, may nakabantay naman na Jay sa harap. The last ni Jay combo is their main defense for them to secure this Lord. And there you have it, 16-8. Ladies and gentlemen, Season 3 Champions, sabi nila, Kuya Manjin, Kuya Butters, Kuya Wolf. Nakita na namin kanina yung variable. Na-solve na namin kaagad yung blueprint. Na-solve na namin yung formula. At alam na nila kung paano talunin ang puwersa ng SOD Esports. 3-2-3. Sabi ng Season 3 dito. Kala nyo di namin mababasa yan. Nabasa namin yan. Hindi, kumbaga ano eh, kailangan mo nung intindihin na hindi lang si SN Esports ang malupit. Archangel din ay malupit. Lilipad naman eh. Kung kailangan namin tumingala, lilipakan ka namin. Totoo. Nasa baba ka, pero kami lumilipad. Ganun ang sinasabi nila. Ito na, Glorious Pathway, the Falling Star Moon combination. Tapos nandito pa si Maring J. Pero mukha lang,
si Lassie, nag-double team siya dito. Tapos sabi dito ng season 2 na... Ano ba yan? Kumakain? Kasi ako na mais, pero ayun na nga! Ano ba yan? Season 2 champion! Matatalo na ata sila dito, Kuya Bat! Little Kids, kundang base! Pero lang, sumila ang pako dyan! Ang gadget out! Eso dispo dito siya, ako na mapipitas! Habang si Rio, pinapanay siya dito na base! Ako, meron mang comeback! Wala na nga! Ata, dahil season 3 champions! At tapusin na yung lab! Ladies and gentlemen, we're going to game number 5 at tama ang Nostra ni Kuya Wood. Game number 5, they're really happy with this and it all comes down kung sino ang mga pipiliing heroes for that certain matchup. This has been interesting. Sobrang kailangan mag-adjust ng mga players natin and this is a